Panibagong araw, panibagong buhay mga ka-wisdom. Naalala niyo pa ba siya? Isa sa mga iniidolo noong early 2000s si Stefano Mori. Kilala siya bilang palaging bida sa mga teleserye at palabas noon. Ngunit nasaan na nga ba siya ngayon? Bakit nga ba siya tuluyang nawala sa showbiz? Alamin natin ang kanyang kwento ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga susunod na mga kwento ng ating mga bida. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento o mga suhestyon kung sino ang gusto nyong makita sa mga susunod nating video. Ito ang Pinoy Wisdom. Si Stefano Umberto Tareno Mori ay isang dating aktor na may lahing Filipino at Italiano. Isinilang siya noong Enero 16, 1985 at naging kilala sa kanyang mga pagganap sa industriya ng pelikula at telebisyon. Bilang isang bata, sumikat siya sa kanyang mga papel bilang child star sa ilang Filipino films at TV shows. Si Stefano ay nagsimula bilang isang child star na kilala bilang batang ayaw na hawakan ang kanyang buhok ng sinuman. Isa rin siyang former matinee idol na nakilala sa kanyang mga movies na May Nagmamahal Sa'yo kung saan naman siya ay inawardan bilang Best New Actor noong 1996 at another movie that year, ang TV movie The Adarna Adventure. Kilalang kilala rin siya na mayroon maganda buhok at tila karamihan nga sa mga lalaki noon ay ginaya rin ang kanyang signature hairstyle. Haba babadu, puti-puti po ang isa sa mga palabas kung saan makikita kung gaano siya nagagalit kapag hinahawakan ang kanyang buhok. Sa palabas na ito, makikita kung paano hinawakan ng dating na mayapang aktor na si Babalo ang kanyang buhok at kitang-kita kung paano siya nagalit dito. Si Stefano Mori ay isa sa mga kilalang personalidad sa industriya ng pelikula at telebisyon. Naging bahagi siya ng maraming palabas at teleserye noon, kabilang ang Flames, Mula sa Puso, Marinela, at G-Meek noong 1999. Sa G-Meek, siya ay isa sa mga bida kasama ang mga nagsisikat noon na sina Angelica Panganiban at ang kanyang forever on-screen love team na si Camille Prats. Ang love team ni na Camille Prats at Stefano Mori ay kilala sa kanilang mga pagsasama sa telebisyon noong mga dekada ng 1990 at maagang 2000. Sila ay naging isa sa mga paboritong love teams sa ABS-CBN Network, partikular na sa nasabing programa kung saan sila ay parehong bida. Ang kanilang chemistry at kakaibang kilig ay naging kilalang bahagi ng entertainment landscape noong panahong iyon na nagbigay ng maraming masayang alaala sa kanilang mga tagahanga. Si Stefano Mori ay bahagi ng boy band trio na JCS, kasama nina John Prats at Carlo Aquino. Si Mori ang nagtugtog ng rhythm guitars at nagbigay ng mga vokal para sa grupo. Ang JCS ay orihinal na binuo bilang isang dance group ng Star Magic para sa variety show ng ABS-CBN na Asa P noong 1999. Inilabas ng grupo ang kanilang debut album noong taong 2000, na nagpapakita ng kanilang husay sa musika at naging bahagi ng kanilang pag-angat sa industriya ng musika at showbiz. Ang nasabi namang panagalan ng banda ay kinuha mula sa initials ng mga aktor.
taong 2002 naman nang nagpa siya si Stefano na mag-focus sa ibang mga interes at buhay personal. Hindi na siya muling nagbalik sa limelight ng showbiz matapos ang mga taon ng kanyang aktibong karera. Sa kabila ng kanyang pag-alis sa showbiz, nananatili ang alaala ni Stefano Mori sa mga puso ng kanyang mga tagahanga, lalo na sa mga nagmahal sa kanyang mga palabas at musika noong mga panahong iyon. Base sa mga ulat na kumalat noong mga panahong iyon, lumabas ang balita na umuwi sa Italy ang aktor na si Stefano Mori at tila nga'y tuluyan nang na-disband ang kanilang banda. Dahil dito, nagkaroon ng kakaibang pag-aalinlangan ang kanyang mga tagahanga kung ano na nga ba ang nangyari sa dating child star na minahal nila. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, si Stefano Mori ngayon ay isang matagumpay at kilalang negosyante sa Italy. Siya ang nagmamay-ari ng prestihiyosong Italian restaurant na Casa Italia na matatagpuan sa Palawan at sa mismong Italy. Ang nabanggit na restaurant ay kilala rin sa kanyang maraming branches sa iba't ibang bahagi ng mundo na nagpapakita ng kanyang husay sa pagpapalaganap ng Italian cuisine at kultura. Para naman sa kanyang personal life, the actor chose to keep it private, but it was reported before na he got engaged in 2016 with his long-term partner. Ganun man ang nangyari, ay patuloy pa rin matunog ang kanyang panagalan. At talaga ngang kahit sa TikTok, ay maraming edits ang ginagawa sa kanya at tila kilig na kilig pa rin mapabata man o matanda. Sa kabila ng paglipas ng panahon mula sa kanyang pagiging artista, patuloy pa rin si Stefano sa kanyang paglalakbay bilang negosyante at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. At dito na nga nagtatapos. Ang pinakalayunin ng ating channel ay magbigay kaalaman at alalahanin ang mga dating legendary na artistang Pinoy at para makilala sila ng mga bagong henerasyon. Sa muli, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Ito ang Pinoy Wisdom.